So, meron na naman nagtatanong sa atin dito, no, na kung saan, paano nga ba magsasarili ang isang babae, lalong-lalo na ang OFW na katulad mo, no, yung mga malayo sa minamahal. Totoo ba na gumagamit ng mariyang palad ang mga babae o ang mga lalaki na malayo sa kanilang mahal sa buhay? So ito po yung ating pag-uusapan at hindi ko alam kung bakit ganito ang mga katanungan ninyo, mga dudong, mga inday. So sa mga gusto palang magtanong sa akin, huwag pong mahiyang mag-message sa Inday Bagat na page or sa aking isang account na Kumaring Gingging. So wala namang ibang mukha, ganoon pa rin ang mukha, hindi nag-change. So doon kayo mag-message sa akin kung may mga katanungan kayo. So na-miss ko yung mga katanungan ng iba. So na-miss ko rin yung iba na palaging nagsisend ng kanilang mga oats. So pasensya na ha, yung mga hindi ko nireplyan kasi yung mga sinesend ninyo mga oats. So hindi po ako na ano ba yun, na lilovogan sa mga oats, mga dodong. So kung mag-send kayo, mas maganda yung mga video kasi doon ako nalulugan. So yun, mga video i-send ninyo sa akin sa page Inday Bagat or sa aking account Kumaring Gingging. So asahan ko yung pag-send ninyo ng mga video. Huwag po nyo ako i-send ng inyong mga itets kasi hindi po ako na anuhan niya na EL dyan, no? So huwag nyo ako i-send ng ganyan. Huwag kayong mag-send ng ganyan. Gusto ko mga video, lalo na maganda yung istorya, tapos maganda yung mga ano doon, so para magawa natin ng video. At mga may mga katanungan, no? At sa gusto magpa-send ng mga ano dyan, mga link sa Viva Maxus, meron na naman ako napanood. Ngayon lang, kaka-finish ko lang manood, kaya ang mata ko pulang-pula na to. Kasi anong oras na hindi pa ako natulog kasi nanood ako. So, ang title pala ng movie sa Viva Max na pinapanood ko ngayon is Haliparot. So, grabe. Ang ganda ng kanyang storya. Ang ganda ng takbo ng ano. So, basta the best. Basta pag Viva Films. So, iwan ko. Basta nagaganahan ako Viva Films. Pang ano siya sa aking mindset. So, ito na nga yung tanong kung paano magmariyang palad ang mga OFW, mga babae or mga ano. So sa akin na, based on my experience, so bahala na kayo kung paano kayo magmariyang pala dyan. Basta ito ay i-share ko lang, baka gusto niya ding mag abroad o gusto niya mag OFW, kaya isa to sa mga dahilan. Na yung iba pag nag abroad mabuo pa, pag uwi ay hindi na, no? So it either ang sa Pinas ang ng babae o ng lalaki, or sa abroad doon siya nakahanap ng kanyang tinatawag nating kaligayahan. So it's their life, it's your life, wala akong paki dyan. Basta sa akin is mag mariyang palad tayo. So, usapang mariyang palad. So number one po, kung paano magsasarili ang mga katulad namin is the best po talaga is daunan. Isa yan, mga unan, mga gilid-gilid sa unan, no? So, mayroon kami mga sensation doon sa mga unan. Gida-itol-itol namin sa unan. Kinikis-kis-kis-kis namin sa unan. So, pag na-inano na namin sa unan, ay makaka-feel na kami ng kaligayahan. So, importante namin ang unan. Secret reveal. Ito yung mga secret reveal. So, number two is all about the furniture, no? Furniture. Minsan nga, takipan ang daon eh. sinasakyan yung daon eh. At doon, naguntol-untol doon sa daon eh. Di ba? May nakita ako niyan, no? Yung iba, mga pinya pa. Yung iba, pako. Yung iba, Coca-Cola. So, ibang-ibang trip ang ano ng isang tao. So, hindi magkapareho ang ano ng tao, no? So pinaka hindi ko malimutan yung pinya, talaga nalamon buong pinya. Siguro marami din nakakita dyan, no? Sa ganyan, no? So iba-iba tayo ng trip, mga dudong. Kung trip ninyo yung ganun, walang problema. Mga trip ninyo yung mga ganun, mga inday, walang problema kasi buhay nyo yan. So ito lang ang tinatanong. So ang pangatlo is yung tinatawag nating bidit. Anong bidit? Yung parang spray-spray ba?
minsan ganun din ako, yung lalo na na ano ako, yung malapit na ako mag maglapit na ako magbuwan ng dalaw, so feel na feel ko laruin ang bidit, so iganon ko lang doon sa triangulo ko, so maya maya na feel ko na oy sana all magana, tatawag na ako doon sa mga gusto ko, si Derek Ramsey, si Ian Veneracion, ah Ian 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 Derek Ramsey Derek Ramsey yun, no? So, taka ano lang ako sa ito, Ian Veneracion, Derek Ramsey, Derek Ramsey. At, applicable din po yan sa mga lalaki. Hindi lang po sa aming mga babae. Applicable din po yan sa kanila. Hindi lang po Mariang Palad ang ginagamit nila. Pwede, pwede din po ang bilit, no? At saka, ato na namang mga furnitures. So, hindi ko to na-try yung mga furnitures. So, sa iba, natatry daw nila yung furnitures na mga gilid-gilid sa kanilang kama, mga ano ba dyan. So, hindi ko yan na-try. Natatakot ako nyan, baka malaslas pa yung giti natin dyan. Masamad pa yung giti natin dyan. So, maproblema ka, nagtambal, no? So, napaka, ano yun, delikado para sa akin. So, ayaw ko na, ayaw ko yung itry. So, ano, try ko ito lang, bitit, ito unan. So, try ko yan. For how many years, yan lang ang kasama ko. Yan lang ang nagawa ko sa buhay ko. So, ngayon, 2023, bumili na talaga ako ng laruan. Kasi parang nag-upgrade yung katawan ko, nag-upgrade yung mindset ko. Parang ayaw na niya sa mga ganyan. So, bumili po ako ng laruan. Siguro dahil na-trauma tong katawan ko sa mga pangyayari sa aking love life. Kaya ayaw na niya ng Mariang Palad. Hindi na niya na-feel si Mariang Palad. Kundi mas the best na para sa kanya ang itong tinatawag na laruan, kasi parang nagbibigay iba talaga, no? So iba, may mga laruan. So gusto ko mang ipakita sa inyo yung laruan, pero hindi ko mapakita ng ano na lang ang ipapakita ko sa inyo, yung lalagayan na lang kasi ginamit ko na cheering cheering, ganun na lang, basta ganun na yung laano niya, no? So yun nga, may laruan ako. So, iba't iba yung mga laruan ko. May laruan ako na ganyan, na parang isang Hello Kitty lang. So, may laruan ako na ganun. Iba-iba, no? So, iba-iba kasi nag-upgrade nga yung katawan ko ngayon. Ayaw na niya sa ano, kasi nga sa na-trauma sa aking love life. So, huwag na natin pag-usapan ang aking love life kasi napaka-komplikado ng aking love life, no? So, nagkaroon ako ng ano ba yun, sobrang broken ang heart ko for how many years. No, mga ganun, dinaladala ko lang to at gusto ko lang i-share sa inyo na na-trauma ako sa mga pangyayari sa aking buhay. So, andyan pa rin naman yun siya, pero parang feel ko, parang wala na siya. Mga ganun, no? So, when it comes to ano, iba talaga. Iba talaga kasi yung relationship na may mag-cheat, kasi hindi mo ma-feel. Lalong-lalo na na magbakbakan kayo ulit, parang iba. Iba na yung ano, iba na yung feelings, iba na ano, hindi mo na ma-feel yung pareho noon na gaano ka ganyan, gaano ka, iba talaga. So iba talaga. So mga dudong, kung gusto niyo po ng relationship na wag forever, wag na wag po kayong mag-cheat, kasi iba po talaga pag mag-cheat kayo. Hindi niyo na mararanasan kung gaano kayo kasaya, kung gaano kayo nagmahal, kung gaano ba kaganda yung nagbakbakan kayo nung mga past years, no? So iba talaga pag may pangyayaring cheating, mga ganun. So kung gusto nyo talaga mag-cheat, mas mabuti na wag na malalaman ng misis ninyo, kasi napaka ano yun, hindi lang sa mental health, physical health namin. So iba po talaga ang impact sa aming buhay noon. So grabe. Until now, gusto ko mang move on, gusto ko mang mag-ano, pero hindi pa, ulit-ulit po talaga siya, parang sa dream ko, paulit-ulit siya doon sa dream ko, no? Gusto ko mang move on, gusto ko mang huwag sabihin, pero magpaulit-ulit talaga siya sa utak mo, mag-dream ka na ganun. At matanong mo talaga, bakit binigay mo namang lahat, nagiging mabait ka. So, napakaswerte ng tao na to, kasi ikaw yung naging partner, kasi lahat, buhay, kaluluwa, pangarap,
pagkatao, binigay mo lahat, pero ang balik sa iyo ay isang cheating-cheating lang. So, napakahirap mag-cheating-cheating, mga dudong. So, the best po talaga na wag na lang po mag-cheating-cheating kasi iba talaga yung impact, no? So, kung nakikita nyo ako noon, hindi ganito yung katawan ko. Ngayon, sobra akong lumubo. So, share lang, good. Marites ba tayo para may update din kayo sa akin, life update, no? So, ngayon, sobra akong lumubo dahil sa mga medicine na aking iniinom kasi ang dami kong medicine. So, ang dami kong naging problema sa aking health dahil lang dyan sa pangyayari na yan. So, matagal na, 1 year na yung pangyayari na yan, pero hindi ko talaga siya makalimut-limutan. Hindi nga ako makatulong dahil sa mga ganyang bagay na yan. So, napakahirap pag malaman natin na nag-cheat yung partner natin, no? Tapos ikaw, sobrang bait mo, sobrang ano mo, na imbis ikaw yung mag-cheat, yung pinatay-patay yung ego mo, hindi mo talaga siya matanggap, di ba? Tapos okay lang siguro kung mag-cheat, kung pumunta lang doon para magrenta ng mga ano, ganyan-ganyan, para bakbakan. Mas maganda pa siguro yung mga ganyan na ano mo, na nagrenta lang siya. Kasi maka-understandable na ba na ay nagrenta lang siya. Pero pag nalalaman mo na yung ex pala niya ay yun ang kaanuhan niya, kakiyudan niya, yung ex pala niya na for how many years ay yun ang kaano-ano niya, hindi mo matanggap-tanggap, no? Hindi mo matanggap-tanggap. Lalo na yung ex niya sobrang ganda. Ay, nako, sus! Wag, ayoko nang sabihin pa. So, i-end na natin to. So, salamat na may kadaldalan ako, at least nawala mo lang konti ang kung gaano kabigat ang puso ko. Yati ka. Mabigat talaga kay tambok munta. So, yun na lang. Bye for now.